Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo palaas natin yung monitor ng konti. Yan. Okay, magandang tanghali. Tama, no? Magandang tanghali. Happy, happy weekend. At syempre, ito po ang Biyaheng RH. Kami po inyong makakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. at aking partner. Syempre, si Jay Julian ang inyong pong makakasama muli sa loob ng 30 minuto. Yan. Mm-hmm. Kumusta naman ang weekend natin, partner? Ah, medyo naka-relax-relax tayo. Medyo naka-relax sa trabaho. At yung mga kababayan natin, medyo nasa gitna. Wala nang weekend sa traffic, wala nang rush hour, wala nang lahat. It's all rush hour. Lahat medyo masisikip na. Di ba, Sir Jonathan? Wala na. Laging pagkakataon pag weekend bonding time yan, pero traffic time din. Okay. Ano na yun? Tama, bonding time sa loob na sasakyan. O kaya nga, ano kaya yun? Kaya sabi ko, relax Nasanay tayong mag-relax. Oy, thank you muna dun sa mga nanonood sa atin online dahil hindi sila magkasya makinig sa radyo. Maraming salamat po at pwede naman kami pakinggan at saka panoorin sa pamamagitan ng inyong mga cellphone. Ayan. Pero dun sa mga nakakapanood sa amin at alam naming nanonood kayo, di ba? Thank you, ha? Dahil hindi lang kayo nai-inlove sa boses namin ni Paring Jay, kundi gusto nyo rin kaming makita. Mm-hmm. Mga linya ng mga misis natin, no? Better in person. Okay, magandang tanghali mo, Pilipinas. Biyaheng RH na naman. Siyempre, ang ating mga pag-uusapan ngayon patungkol po sa mga kababayan nating driver. Ayan. Siyempre, maganda ang pag-uusapan natin ngayon. Ako, teka muna. Bago natin kung ano pa yung mga balitaktakan natin, alamin muna natin para mas medyo formal yung pag-uusap natin. Konti time back. Alamin natin kung ano pag-uusapan natin sa pamagitan ni Vien. Vien, ano pag-uusapan natin today? Filipino deserves to have a lot of choices and they deserve the best. So we hope to be that best, alternative best for the Filipinos. It is a blue celebration for PTT Philippines as they launch their new line of products which they call the Blue Innovation. Nito lamang Martes, ang buong presa ng PTT kasama ang mga expats all the way from Thailand manages to celebrate another milestone for the company as they dance the night away at the Valkyrie Club in Taguig, kasama rin ang kanilang mga partners and distributors. Our premium gasoline and diesel is world-class standard. But with this innovation of the formula that we're introducing in, it brings us up to the level of the major oil companies. We are not second to them at all. However, being small and maybe new in the market, people don't want to try, they're hesitant. So we are sending out this invitation that try us out. You should try because the price is more affordable at the same quality. So you basically get the same quality at the lower price. Isn't that a good deal? I think that is a very good reason to try PDT Blue Innovation. And really, with our formulation, we are confident that it's going to help prolonging the engine life, improve the efficiency of your engine performance, and you will love it. Even the racing car are using our 97 octane. So I guess you just have to try for yourself, and then I'm sure you're not going to change anymore. We have always been above the minimum requirements all along. So we had Echo Super Performer. Now we have Blue. We changed the name, so we relaunched tonight officially. We have Blue Gasoline 93. Blue Gasoline 95 and Blue Gasoline 97. So it is still above the government minimum requirements. The Blue Power is definitely on and ready to conquer the Philippines with a better mileage, better performance, and even more eco-friendly. It is PTT's Blue Innovation. Okay, maraming salamat, Vien, Douglas, at yan mo pag-uusapan natin ngayon. Mga sa'yo yung exciting, nangyaring launching na yun. Medyo masaya.
Masaya na, magastos pa. Pero alam mo, magandang balita yan doon sa mga motorista. Marami na silang options ngayon kung saan sila pwedeng magpagasolina. Siyempre, bagong teknolohiya yan. Saka hindi. Ako, lagi ko sinasabi, lalo-lalo na pagka may kausap ako ng mga ad agencies, mga produkto, it's always nice to know pagka ang produkto o ang kumpanya o ang isang bagay, servisyo man yan o produkto, may there's always something to look forward to. Alam mo yun, kailangan medyo bago ng bago, di ba? Kahit naman kayong kunyari mag-asawa kayo, na lagi kayong magkasama, araw-araw, parang ano, parang ako hindi ako napapagod dun sa pagkwento sa mga asawa ko. Ay, sa mga asawa ko. Nabilisto. Sa asawa ko, ng mga nangyayari sa labas. Kung ano yung mga pag-diniscuss ko, pagkusin yung mga nakakwentuhan ko. Kasi, siguro, isa yan, yung mga driver na nakikinig at nanonood sa atin. Ha? Lalo na rin, yung mga taga-panood na hindi driver din. Para hindi kayo awayin ng misis ninyo, ikwento nyo yung trabaho nyo. Kasi anong ginawa mo? Yan, yan, eh. Okay. Siya mismo, magre-remind sa'yo, siya mismo, pag sinabi mong isang salita, madalas kasi hindi tayo masyado magsalita. Aluhin na natin. Kaya natin inaaway yung mga miss natin, hindi mo naiintindihan. Kasi hindi mo pinaiintindi. Di ba? Paintindi mo dahil isang araw, konting salita lang, naiintindihan na niya. Pero tulad nga sinabi kanina ni Vien, ikaw ba pag nagpapagasolina ka, ano yung kinukonsider mo? Paano ka mamili kung saan ka magpapagasolina? Anong klaseng gasolina ang ginagamit? Ako kasi iba eh. Ako yung nasa mundo ng marketing eh. Pag ako, tulad ng sinabi ko kanina, kailangan may laging bago. Na, kasi pag may laging bago ang isang serbisyo sa isang gasolinahan, alam mong nag-iisip sila. Alam mong inaalagaan nila yung customer nila. Alam mo na may lagi silang bagong i-offer. Di ba? So every time na may bago, talagang sinusubukan mo. Oo, lalo na pag may promo, may bago sa gasolina, may bago sa... Di ba? Parang ang sarap ano dun eh, laging may bago. Ngayon, total, since na may bago ang pinag-uusapan natin. Pero doon muna tayo sa luma. Oh, mga kababayan, ang pag-uusapan natin, ito ho yung sinabi ni Vian kanina, patungkol dito sa Blue Innovation. Blue Innovation, ha? Sige, ito muna ang private sector ang ating kausap ngayon. Partner JC, no, ang ating kausap ngayon? Ito yung makakausap natin ngayon, hindi na ito bago. Ito, suki na natin ito. Natututo ka na. Hindi na ito bago. Ang retail training manager ng PTT Philippines. Ayan. Si John Espino. Magandang tanghali, John. Sir Jonathan, magandang tanghali. Magandang araw. Magandang araw po lahat. At salamat. Nandito ulit ako. At bibigyan natin ng na traffic. Medyo maaga tayo dumating ngayon. Very good. Kasi sabi nga natin ng isang episode, magplano. Tama. Walk the talk, ha? Para makita din natin mga motorista na yung kung ano man bibigay natin mapamahagi ngayong araw, may tindihan nila na ito ay kasama din sa gawain na bakit mayroong bagong produkto ng PTT at kailangan masubukan nila ito. Oo, kasi ito. Mahirap, ano? Pagka nakakita ka ng mga Blue Innovation or Euro 4 for that matter, pagka nakita mo siya, hindi, walang pagkakataon na explain lahat siya, di ba? Walang pagkakataon kasi nakita mo doon, PTT Blue Innovation, hindi naman lahat siya lalabas yung mga explanation doon sa mga letra na yon. Yes. Kagandahan ng mga ganitong programa, natututukan natin in a very short time ba tawagin doon? Short span of time na ma-explain sa ating mga kababayan. Para mabigyan na sila ng ano, na gaano kahalaga din kumbaga ang motorista bilang isang customer, makita nila na itong produkto na kinakarga nila sa kanilang mga kotse, di kalidad. Correct. Pwede bang ano muna tayo, backtrack ng konti, throwback ng konti. Pag-usapan muna natin, ako hindi ko naiintindihan talaga itong Euro 4 na to eh. Pwede bang pag-usapan natin, sa konting-konti lang sir, Sir Jonathan, yung Euro 4, pwede paka-explain para yung mga kababayan natin mas maintindihan kung ano yung Euro 4 at kung paano nakakaganda sa atin. Sige. Ang Euro 4, sa pangalan niya mismo, ay isang European standard or kumbaga basis natin o matrix natin yan. Okay. Sa sulfur emission. Mm-hmm. So, medyo technical sa ating mga tagapakinig at saka nanonood. Pero makikita ninyo, yung sulfur content, ito yung kadalasan nilalabas ng mga tambutso ng sasakyan natin na hindi natin nakikita, maamoy mo yan, pero hindi mo nakikita na pumupunta yan sa ating environment, labas ng sasakyan. Ngayon, sa Euro 4,
mas ginawa nilang higher standard para mas mababa ang sulfur emission ng kotse. Mm-hmm. Na dati, kung sa Euro 2, meron siyang 0.05 okay. or 500 parts per million okay. ang nilalabas na sulfur. 0.05? 0.05 or 500 parts per million okay. na nilalabas na sulfur emission. Uh-huh. Ngayon, sa Euro 4, naging 0.005. Mm-hmm. So, lumabas na 50 parts per million na okay. ngayon. Ito yung so, nilalabas from 500 to 50. To 50. Sorry, ito yung nilalabas sa Tambucho. No? Sa Tambucho. Pag lumabas sa Tambucho yan, ang pinupuntahan yan, hangin. Hangin. Hangin ng Pilipinas. Hangin, hangin ng Pilipinas. Mm-hmm. At, siyempre, ang pinaka-importante dyan, yung mga ilong natin. Kadalasan, di ba? Kadalasan. So ngayon, yung noon, nung wala pang Euro 4, hindi pa lumalabas yung ganitong standard. Mm-hmm. May konting pagkasira yung ating hangin, yung environment, lalo na sa health, diba? Sa health na isang yes. tao. Pero ngayon, with this Euro 4, it's pwede ba natin sabihin, it's much cleaner yung lumalabas sa sa usok doon sa Tambucho. Mm. Bawas siya, cleaner, and it answers to the call of saving the environment. Yun, the environment. Isa pa yun. Yun yung pinakasagot dun eh. Ngayon, hindi pa natin talaga nape-perfecto na kumbaga mabawasan talaga ang sulfur, pero ang importante dyan, nakikita natin, ginagawa natin yung paraan paano natin unti-unti na kinukonserve ang ating environment. Pero itong standard na ito, lahat naman to ini-implement, di lang ng PTT, lahat ng oil companies sa Pilipinas. Oo, lahat po ng Pilipinas po. At saka, kung man ano yan, talagang ano yan, mandato na yan na kailangan mag Pa, pasalamat nga yung mga oil companies na iba dyan eh, pinag-uusapan natin na rin. Diba? Diba? Mm-hmm. Okay, kanina pinag-usapan natin para yung Euro 4 sa environment, sa ilong natin, sa health ng isang tao. Yung Euro 4 naman, performance sa engine naman, mas maganda ito para sa engine natin. Mm. Ako mag in the sense, mas maganda yung mga combustion sa loob ng makina. Mm-hmm. So, pag mas maganda combustion, alam natin na mas menos ang ano. Menos kumbaga ang pollutants na nilalabas ng kada sasakyan. Kasi ang siguro yung ibang mga kababayan natin, ang isa talagang naapektuhan ng mga usok na pinag-uusapan natin. Unang-una, bago makarating sa Kalian, bago makarating sa EDSA, bago makarating sa expressway, yung sasakyan niyo nasa bahay niyo muna. Okay? At yung nasa bahay niyo, nandoon ang pamilya niyo. Nandoon ang asawa mo, mga asawa mo, asawa mo, mga anak mo, sino maapektuhan? Eh di ikaw din. So dapat kahit paano, updated ka rin sa mga nangyayari, 'di ba? Para hindi mo lang iniisip ang parang hitting two birds one stone yan. Meron maganda sa sasakyan, maganda rin sa iyo, maganda three ano na pala birds. Pati kapitbahay mo tinutulungan. Oo, 'di ba? Oo, 'di ba? Maganda para sa industriya, maganda para sa kalikasan, maganda para sa ating. Totoo, tama 'yan, Sir Daniel. Okay. Okay, so 'yun po ang pero ang gusto ko talagang tutukan itong blue innovation na pinagyayabang ng PTT, ha? Pinagmamalaki po natin. Pinagmamalaki natin. Oh, sige, sige. At bakit ano? Sa dinami-dami ng kulay sa buong mundo, pwede namang pink. Pwede namang violet. Bakit blue? Bakit blue ang napili ng PTT? Oh, pero siguro bago mo ano yan, ano? Ano ba may pagkakaiba ba itong Euro 4 sa blue innovation? Ano ba yung difference nila? Kasi mamaya ma-confuse yung tao. Oh, aside from the spelling, ha? Euro 4. Mamaya, alisin na natin yung spelling, ha? Letters of the alphabet. Oo nga. Pero una muna, siguro, bago natin idugtong yung Euro 4, siguro mamaya, pag nakita natin na paano pinakilala natin ng blue innovation at saka yung produktong petrolyo na pinapanood ng PTT, makikita ninyo that it supports the compliance for Euro 4 standards. Okay, yun okay. Importante doon. Kasi ang produkto natin, sabihin mo man meron kang binebenta, pero hindi naman siya compliant sa standard ng Euro 4. Eh, bakit mo kailangan ilagay ang produkto mo na nakalagay Euro 4? Tama. So it the product must be compliant in order to meet the standards. That's what it said in Euro 4. That is also good. Yun yung sinasabi ko kanina. Oo, para sa environment, para sa atin, para sa ating pamilya, at sa mga tao sa paligid. Sige. Siguro, after ng Euro 4, ano ba yung definition talaga ng blue innovation na yan? Oo nga, bakit blue? Sige nga, bakit blue innovation? Sige, iyan natin para mas madali sa ating mga customer. Kumbaga, ang blue, pag titingnan natin, sa PTT, nung pagpakilala ng blue innovation, nakita natin na ito yung paraan para ma-introduce natin yung premium grade technology. English siya, pero sabi natin yung medyo nakakaangat ba na kalidad alam natin itong produkto na to. Pag sinabi mong blue, iniisip mo palagi kalikasan environment. Mm-hmm. Parang ang langit at ang dagat, kulay bughaw. Kulay bughaw. Kulay bughaw. Kulay bughaw siya. So nakikita mo, very peace, very serene. Mm-hmm. But ang aspiration ng PTT, makita na pag nagbebenta ka ng blue innovation,
eh itong product na magtitiwala ka, alam mong consistent siya, at alam mong ito ay alinsunod sa mga standards na alam natin na susunod din po kung ano yung ibang standards na binibigay ng mga ahensya na para bantayan, kumbaga, to protect the environment. So parang dumaan na ito sa mga test na, sa ibang bansa at saka dito sa atin. Alam nyo, yung test na yan, hindi ginawa lang dito sa Pilipinas. Kung hindi, mismo ginawa sa Bangkok, na kung saan ang head office ng PTT nandun, dun sa Research and Technology Institute. So meron talaga tayong malaking laboratorio dun na tiningnan natin na kung ano yung kapag dinagdag natin itong mga sangkap sa ating produktong petrolyo, eh ano ba ang maitutulong nito sa inyong makina? Lalo na sa kanyang pagtakbo. So, subok na siya, talaga siya. At nung nakita natin na may magandang resulta, kasama po yan na nilaunch din dito sa Pilipinas. Okay. So, sa madalit salita, ano ito? Bagong formula? Bagong teknolohiya at bago din formula para mas ikabubuti at kaganda. Na ihinalo sa mga gasolina at diesel ng PTT. Okay. Sir, ano ko lang, Sir Jonathan, ituto ko lang doon sa sinabi mo kanina from Bangkok, Thailand. Yes, this is a Thai technology. Yes, Thai technology po siya. Na doon ginawa at doon pinag-aralan. Ngayon, kumusta yung blue innovation sa Thailand? Ayon sa pag-aaral, ito ay meron mga magandang resulta na pinakita sa actual test sa mga sasakyan. Okay. From a gasoline engine sa isang sasakyan din na gumagamit din ng krudo, nakikita nila na una, alam natin ang loob ng makina natin, maraming mga gumagalaw dyan. Yes. Kumbaga, all parts meron dyan. Yung intake, exhaust valves. Especially ngayon, ang init ng panahon. Mayit ng panahon. Tapos, alam natin na pag gumagamit ka ng sasakyan, it causes combustion inside the engine. Alam natin ng mga driver yan. Pero nakita dun sa mga pag-aaral at pagsusuri na ginawa, nakikitang pag gumamit ka ng produktong PTT na may blue innovation, una, nagkakaroon ng dagdag lakasan yung makina. Okay. Sunod, nagkakaroon siya ng kumbaga yung konsumo, hindi ganun kagastos. Kumbaga tama lang sa pagmamaneho. At ang pinaka-importante, nililinis niya yung loob ng ating makina. Okay. Para pag ginamit mo ito, lahat ng mga qualities na gusto mo sa isang magandang makina at mame-maintain din yung makina. Ganun yung mga pag-aaral. Okay, sir. Kanina, off the air, pinag-usapan natin. Ito mga kababayan, para may background lang tayo, bakit ginawa ng mga Thai na blue? Ano yung sinisimbolo ng blue sa Thailand? It, pag-blue? Kumbaga, it symbolizes trust, confidence, and loyalty. Kaya blue innovation. Tapos yung ganun, parang nilalagay nila ngayon sa performance ng gasolina. Sinabi yata nating blue, parang ang ibig sabihin niya, royalty, premium, parang ganyan eh. Pag blue, the kalidad ko mga, medyo higher quality grade. Pero kung hihimayin natin, lahat ng produkto nyo, sabi mo may diesel, gasoline, pwede mo ba mahimay? Kung diesel yan, anong epekto sa diesel nitong blue innovation? Ano yung bago compared sa dating diesel ng PTT? Mas, sabi natin, kumbaga, mas maganda yung paglinis sa makina. Para pag kunyaring ginamit mo yung produkto, menos magkakaroon ng usok na labas. Kasi alam natin, pag gumamit ka ng diesel na sakyan, laging sabi, mausok yan, diesel yan. So, ang importante, pag ginamit mo yan, nililinis yung loob ng makina mo para yung efficiency niya, para magkaroon ng menos labas ng usok. So, nababawasan yung mga may itim na usok. Kasi alam naman natin, pag diesel, kombustion. Yung mauling-uling. Kasi yung mga ganun, kapag kunyaring biglang tumapa ka ng malakas sa silindro ng diesel, bakit biglang bubugan ng malakas ng usok na minsan itim eh. Ang importante ngayon, pag kunyaring malinis ang loob ng diesel engine, nakikita natin na ito ay tamang kombustyon, tapos menos ngayon ang lumalabas na usok. Alam mo, mapapatunayan mo yun, sir. Pagka ikaw ay nagpa-servisyo sa mga car care center, tapos sasabihin sa'yo nung mekaniko, sir, maganda yung buga ng hindi masyadong marumi. Siya mismo, ikaw mismo, maririnig mo yun at makikita ng iyong mekaniko yun kung yun ay talagang totoo yung sinasabi natin. Puntahan nyo, huwag kayong masyadong maniwala sa amin, puntahan nyo yun, di ba? kaya nga importante, Dennis, sabi nga mismo yung mga mekaniko na yan, ano bang klaseng krudo ang ginagamit mo? Madalas yun ang tinatanong nila. Kaya importante, pag magpapakarga sa inyong sasakyan, lagi yung sa nagtitiwala ka na brand. Kanina,
Pinag-usapan natin yung Euro 4. Maganda sa sasakyan. Oo. Tapos pinag-usapan din yung Blue Innovation, maganda rin sa sasakyan. So lahat ito nasa mga gasolinahan ng PTT as we speak now. Pero bago mo sagutin yan, sir, kasi okay na sana yung Euro 4, dinagdagan pa ng Blue Innovation. Parang masyado namang maganda ito para sa aming mga maganda drivers. Maganda talaga po yan. mga may-ari ng mga sasakyan, di ba? Mamaya pag-usapan natin yan, detail by detail. Sa pagbabalik po yan ng Biyaheng RH, huwag po kayong alis. Maraming pa tayong pag-uusapan, ha? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PTT, More Than Just Fuel. Welcome back sa Biyaheng RH at kasama niyo pa rin ang mga dugong bugaw. Kasi asul na rin lang ang pinag-uusapan, eh, di ba? Eh, mapagbigyan nyo na kami, paminsan-minsan lang naman yan. Sky is always blue. Oh, di ba? At saka, sarap ng ano, no? Pag tumitingin ka sa langit na ganyan, pag blue, masarap talaga sa mata. Masarap ang pakiramdam. Ngayon, yung blue na yon, dadalhin na ngayon natin sa sakyan. Okay, ang hanging question natin kanina, i-differentiate lang natin, sir, ha? Yung Euro 4 at saka yung Blue Innovation. Itong dalawang ito ay nasa mga gasolinahan na ngayon ng PTT. Opo, yes, at indeed. Pwede na natin itong i-testing para sa mga sasakyan natin. Ang gusto nga natin, nung pagkatapos natin pinakilala ito nung isang araw doon sa launching natin sa Pilipinas, nagsimula na lahat ng ating mga department sa PTT na isupply na ating stasyon. Maliban doon, kasama din po na nililabel na po natin. Kumbaga sa product label, nandun na. Pag pumunta kasi sa PTT, makikita mo doon, meron doon sa poste nakalagay na Blue Innovation. Pero, ang maganda niyan, Sir Dennis, Sir Jay, doon sa pagbenta natin sa pump itself, nakalabel na po yun. Pero, gusto natin iparating sa lahat ng mga tagapakinig at saka nanonood ngayon na nirebrand po natin yung mga produkto ng PTT. So, ibig sabihin, bago na yung pangalan. Bago na yung pangalan. Gasolina at diesel. Gasolina at diesel. Pakilala ko sa nang mabilis. Ang dating diesel na may brand na Dynamic ngayon ay Blue Diesel. Okay. Blue Diesel? Blue Diesel. Okay. Tapos yung dating dalawang variant sa unleaded na Eco at Superb, ngayon ay magiging Blue Gasoline 93 Plus at Blue Gasoline 95 Plus. Tapos yung premium naman natin na dating Performa brand magiging Blue Gasoline 97. Wait, teka muna, baka mag-expect yung mga kabababayan natin. Baka ang sabihin nila porque Blue maghanap ng Blue talaga na gasolina. Explain lang natin. Nung nilaunch ito sa Pilipinas itong Blue Innovation, walang nagbago dun sa kanyang kulay. Okay. Kasi ayon sa Philippine National PNS natin, sa standards natin na sumusunod sa Department of Energy, sa DOE, ang Blue Diesel ay kulay dilaw pa rin. Okay. Tapos yung Blue Gasoline na 93 Plus ay kulay green. Tapos yung Blue Gasoline 95 Plus ay kulay red. Tapos yung premium grade natin na gasolina na Blue Gasoline 97 ay kulay blue. Yan ay pare-pareho po ang kulay at wala din pong dagdag na presyo. Nakong talaga. Pupuntaan ko sana yun mamaya eh. Sa dagdag, walang dagdag presyo sa ating mga motorista. Kaya dapat talagang pumunta sila sa kumpa nila. Sa madalit salita, hindi dapat nalilito yung mga motorista na baka in-expect nila kulay asul lahat yan. Diesel ang gamit niya. Bakit hindi yung formula yan? Actually, yung blue. Yung blue. Yung Blue Innovation, yung ba yung teknolohiya kumbaga na nilagay natin. Pero, maganda yun, Sir Jay, kasi ang part din po ng team namin, bumaba na tayo sa ating mga gasolinahan at nagkaroon tayo ng training doon sa mga lahat ng mga forecourt personnel or yung mga forecourt attendant natin kada stasyon. Kasi syempre, kunyari, kinargahan mo, inofera ka, sir, magandang umaga po, welcome sa PTT. Sir, Blue Diesel po. Iba kakabahan mo syempre yung customer. Blue! Biglang tumingin pakit na gano'n. Pero yan, makikita nila na explain na hindi po, wala po, teknolohiya po ito nung binibigay po nung produkto para po sa inyong sasakyan. So, tsaka mga label din po nila kung ano yung nakalagay sa PNS. Pag diesel is yellow,
pag yung unleaded na first variant is pwedeng green, mm-hmm, tapos yung isa naman din other variant ay red naman. So, teka muna, puntahan ko yung ano yung kanina, total hindi naman tayo hindi muna naano ng konti, sir, natutukan. Yung tungkol sa alam mo pag ganung mga ganyan formulation, may mga pag-aaral yan. Yes. May gastos diyan. Mm-hmm. 'Di ba? May gastos diyan, mm-hmm, yung syempre babayad ka ng scientist diyan, yung laboratory fee niya, talent fee. Mahilig talaga sa isa na kayo, mahilig ako sa talent fee. Bakit walang, bakit same yung price? Bakit magandang ano to, maganda para sa sakyan, may nilagay kayong kakaiba na maganda para sa sakyan namin, sa performance sa sakyan namin, bakit walang dagdag sa presyo? Okay. Maganda tanong yan eh. Sabi ko nga kanina, dahil ito'y pinag-aralan sa Research and Technology Institute ng PTT mismo. Kumbaga ang PTT ay meron talaga napakalaking laboratorio. Okay. Kumbaga may test laboratory dyan na nagbubuhos talaga ng pondo, mm-hmm, ang PTT, mm-hmm, para mag, para sabi ko, di ba, mag-innovate. Yes. Kumbaga, to find something new, uh-huh, offer something better for, yes, the consumers. Uh-huh. At sabi nga natin, nung dinala natin to, syempre, hindi natin iniisip lang basta bigyan natin ng mataas sa presyo. Okay. Laging, mm-hmm, tinitingnan natin dyan is what the consumer can always afford. Mm-hmm. You give them better technology, uh-huh, you give them a better product, mm-hmm, but at the same retail price. Mm-hmm. Wow. Oh, saka siyempre, alam mo naman, competition din yan. Magandahan ng quality yan. Sa umpisa ng programa natin, pag may nakapakinig o nakapanood, ang siyempre habang nagdadrive ka na ganyan, sasabihin, no, innovation na naman yung PTT. Palagay ko, dagdagan na naman yung presyo niyan. Wala ho! Wala dagdag presyo. Same price. Kung ano yung presyo na kinarga mo na isang linggo, at nakita mo bigla nag-blue innovation, pareho lang po yun. Saka better performance. Same price with a better performance. Pag better performance, tutukan ko lang na sandali ito bago tayo magpaalam, yung better mileage. Yes. Magandang balita yan para sa mga Pilipino. Kasi ang tinitingnan na dyan, Sir Dennis, kasi when your engine is clean, mm-hmm, and you have the right technology that comes with the product, mm-hmm, kumbaga nakikita mo na there is always better fuel efficiency. Mm-hmm. Oh, pasensya na po, medyo English, pero sabi nga natin yung pagkonsumo nga sa kada takbo mo, araw-araw mong ginagamit, kapag lagi mo kinaharagahan siya ng PTT product, alam mong unti-unting nililinis. Kumbaga, pag unti-unting nililinis, makikita mo yung biyahe mo na medyo mas malayo pa pala, meron ganito pa karami ang aking gasolina o kulutos sa loob ng sasakyan. Okay, so salita, mas matipid yan. Basta importante, consistent use po natin ng produkto natin. Okay, kami, si Sir Jonathan, si Sir Jay, ako, Dennis po, lagi namin, simula ng programa, sinasabi na namin maganda yung blue innovation ng PTT. Huwag nyo kaming paniwalaan. Puntahan nyo. Punta kayo doon. Subukan nyo para mas mapatunayan ninyo. Tapos, kung nag-ano kayo, dapat libre nyo kami pagkatotoy sa Sir Jonathan, wala na masyadong oras. Maraming salamat. Walang, thank you very much. Always at your service, sir. Ayan. At maraming salamat sa mga information na binigay mo dahil pakikinabangan na ating mga kababayan. Importante po malaman po ng mga kababayan natin na meron isang kumpanya na hindi lang tumitingin basta may maibibenta. Importante may nakita nila na kalidad yung produkto na binibenta natin. Okay, you have the floor to invite the people para pumunta sa lahat ng mga PTT gasoline station. Sa lahat po ng taga-pakinig at nanonood online sa atin, kapag lumabas kayo na inyong mga tahanan, kailangan nyo ng gasolina o krudo, subukan po nyo, at kung may malapit na PTT station, try our products. Try our products that has the blue innovation technology. Hanggang Cebu ba available? Sir Jay, tama. Hindi lang basta sa Luzon, meron na din po tayo ngayon, pati sa Cebu, sa Visayas. Siguro yung mga sasabihin ng mga Pinoy, sige nga, tingnan nga natin. Sige, patunayan ninyo, puntaan nyo. Lalong-lalo na ngayon parating na bakasyon. Maraming babiyahe po. Sinasabi nga namin ni Sir Jay, pagka bakasyon, mga Holy Week, di ba? Ang mga taga Metro Manila, lumalabas ng Metro Manila. Yung mga nasa labas ng Metro Manila, pumupunta sa Luzon. Okay, maraming salamat, Sir Jay. Paalam na tayo. Sige. Thank you very much. At kami po inyong mga nakasama. Ikaw si? Hanggang sa muli natin. Ako po si Dennis Antinor Jr. Puntaan natin ang mga PTT gasoline stations. Maraming salamat, Pilipinas. Bye! Bahaging ito ay hatid sa inyo ng PTT, More Than Just Fuel.